Ang sasakyan. From the root word, sinasakyan. Pangpunta sa kung saan-saang lugar. Panghakot ng mga gamit o ng mga ibang tao para madala sa iba-ibang lugar. Ginagamit mo sa trabaho o makasama ang pamilya. Pwede rin gusto mong jumaforms o makita lang na nagbunga ang tagumpay mo. Kung auto ang hanap nyo, samahan nyo ako sa Buena Mano Auto Best Buys sa Giginto, Bulacan. Tara, let's go! BPI Giginto branch, no? Tapos titingnan natin yung yarda nila. Let's see what's good. Kung ano ang best buys dito. Alright. Buena Mano Auto, let's go. Ayan ano guys, no? Sobrang dami na mga kotse dito. Tingnan natin kung alin yung mga best buys dito sa Buena Mano Yard, no? Oh, Mirage, Vios, Mirage Pamore, mga van, SUV, jimny pa na, off-road ready, oh, Suzuki Ciaz. Tapos ito, oh, Expander, Wigo, oh, maliit lang, matipid sa gas, madaling i-park, tsaka abot kaya ang halaga, MG na SUV, isa sa mga pinakamabentang SUV ngayon. Pagdating sa tibay, mahirap taluin na Suzuki, Hilux, poging-pogi yan. Nakadrive na rin ako nyan. Ayos din yan, no? Mirage, guys. Mirage. Isa sa mga pinakamatipid na kotse ngayon. Okay din yan. Toyota Vios. Paboritong kotse din ng mga Pilipino yan. Dahil practical, reliable, tsaka ang mga pyesa nyan, hindi sobrang mahal. Oh, eto. Mazda 2. Gandang kotse to. Isuzu Travis, pang negosyo. So, kung may business kayo na kailangan nyo ng ganyan, tignan nyo na rin sa website. Go, Buena Mano Auto Best Buys. So, ayan guys, no? Baka yung dream car nyo nandito na. Oh, may pang business, pang hakot ng mga kamag-anak, pang japorms, pang swabihan lang. Ayan, no? Ganyan. No? Oh, oh. Laki ng yarda nila. Oh, pupunuin pa nila ng kotse yan. Ito, ganda. Ito, maganda. Oh, 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 oh. Ayan kayo pala yan. Alright, BPI Buena Mano Auto Best Buys. Ayan, kasama natin si Papi Neil at si Papi Will. Ayan, shoutout sa inyo. Ano ba tong tinitignan natin sa likod natin, sir? Ito ba yung mga repossessed cars? Yes, ito yung mga second hand cars ni BPI. So yung repossessed car, ito yung mga sasakyan na niloan ng mga previous client or ng borrowers na hindi na nakabayad at hinatak ng bangko. So ngayon sa department namin, sa Buena Mano, kami naman yung naatasan na ibenta to sa market. Mas magaganda yung mga ano rito, mga deals dito, mga best buy to eh, di ba? Tama. Ayan, paano magsimulang bumili ng kotse dito sa inyo? Una sir, tingin muna sila sa aming website sa buenamano.ph. Doon natin makikita yung mga date of inspection and then yung mga available units for sale for that specific selling period. Tsaka ano po, hindi lahat ng mga nasa yard namin is available as of now. So kung ano lang talaga yung mga nasa website, kasi kapag di pa nakapost, ibig sabihin not yet ready for selling. And then if interested sila, pwede silang pumunta para i-check muna yung mga sasakyan, and then if decided na sila, they can submit their bids online sa aming website, sa buenamano.ph. So, ang proseso pala, halimbawa, tingin ako sa website, tapos andun yung modelong hinahanap ko, halimbawa, ganun, yes. Di ba?
Tapos pupunta ako dito sa yarda nyo, dito sa Giginto, Bulacan. Ayun. Saka ano, hindi lang siya dito sa Giginto. So sa ibang lugar din. So nationwide meron din kaming stockyard sa iba-ibang location. Saan nga ba 'yun? Dito na lang. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Sa Luzon, meron kami sa San Fernando, sa Lipa, sa Naga, sa Dagupan, sa Visayas, sa Bacolod, Cebu, Iloilo, and sa Mindanao, meron sa Zamboanga, Cagayan de Oro, and Davao. Oh, actually, yung sasakyan naman, yung susi, iramin nyo lang dun sa aming custodian. Opo. Pero may schedule lang din siya kung kailan nyo pwedeng buksan. Kasi yung tao namin dito sa Giginto, hindi rin siya laging nandito. Okay. So may schedule lang siya, pwede nyo hiramin yung susi, and then buksan yung sasakyan, and then start. Hanggang start lang siya, hindi siya pwedeng i-test drive. Pero yun, pwede naman i-check lahat ng gusto nyong i-check. Yung makina, yung gulong, yung likod, yung loob. So pwede nyo inspeksyonin yung buong sasakyan, pero lang sa pag-test drive. So basically, pag may titingin kayo sa sasakyan, syempre, ang i-check nyo, tignan nyo yung physical condition yung sasakyan. So tignan nyo kung may mga damages, like nabanggit kanina, as is where is kami. So kung may damage yung sasakyan, dapat willing kayo na kunin siya ng ganun lang din. So kung may basag yung ilaw, may basag yung windshield, sira yung gulong, sira yung pintuan, yan, yun yung mga i-check nyo din. So actually dito sa stockyard namin, pwede nyo rin i-check yung loob para makita nyo kung okay ba yung mga upuan, yung manibela, kung kumpleto pa ba, or kung may ano yung kulang. Better na may dala kayong mechanic. Yun. Yeah. Aside from that, sir, kailan din nila maging diligent sa mga documents regarding dun sa sasakyan. Okay. Kung may discrepancy sa documents, nilalagay naman namin sa advertisement. Yun. Pero syempre, as part of the buyer, kailangan din nilang i-check kung tama ba yung nakuha namin na information. They can check sa LTO, sa HPG, and sa LTFRB kung may franchise. So part din yun ng due diligence ng isang buyer before buying a second-hand car. Oh, yun, no? Nasa website din naman yan. Kung merong, halimbawa, kulang ng ID, ganun. Diba, may OR na Xerox lang, ganyan, diba? Nakalagay din yan sa website namin. Sa description ng sasakyan, aside from physical na defect ng sasakyan, sa documents din, nakalagay din siya doon. Kaya yung sinasabi ko, na pwede mong bilihin ng ganyan, gawin mong project, paayos mo konti, kung may alam ka sa kotse, may kilala kang mekaniko kung magaling, pwede mong gamitin, makakapili ka ng quality parts, or pwede mo ibenta uli, di ba? Gawin mong business, tama ba? Tama sir, marami kami mga second-hand car dealers din. Yun. Na regular sa aming bumibili. Oh, business idea guys, no? Ayan guys, no? Pag titingin ka sa ganito, ano lang to eh. Kumbaga pagalingan lang umispat ng diamond in the rough eh. Kasi minsan may mga imperfection, tapos walang bumibili. Pero kung sa tamang halaga, di ba, makukuha mo, madali lang ayusin. So halimbawa, ito, flat yung gulong, ganyan. Tapos medyo madumitignan dito sa yarda. Eh kung makukuha mo naman ng mura lang, banatan mo ng detailing, hugasan mo. Kaya ganda yan guys, magiging good as new. Okay na okay to kung gusto nyo ng kotseng pwedeng panggamit, o kaya pwedeng gawing project car, o kaya halimbawa gusto nyo i-buy and sell, gusto nyo mag-business, kanap pa dito sa BPI Buena Mano Auto, no? Tapos siguro paayos nyo ng konti, tapos mabebenta nyo ng fair market value, di ba? Yun. So halimbawa eto Honda City RS. Ayan, oh. Ganda ng pagka-maroon. May konting ano rito, galos dito. Pero madali na lang yan. Kayang-kaya ni Mang Ray yan. Ayan pala ito. Ito yung bagong hatchback, eh, oh. Oh. Drive na ako nito. Okay ito. Okay. Oh. 1.5. VTEC. Dinis. Tignan nyo, oh. Tignan nyo, walang leaks. Ayan, tignan natin yung ilalim, no? Guys, walang oil leaks. So clean, so good. What you see is what you get, no? Oh. Ha? Ganda ng sara, oh. Oh, pakinggan nyo, oh. Wow. Sounds like new. Tignan natin what's inside. Wow. May plastic pa. Bago-bago pa. Okay. Leather steering wheel. Ha? Interior, very fresh. So quiet. Oh! Very low mileage. 8,573 kilometers. It's like brand new. Parang bago pa. Parang bin-rake in lang nung dating may-ari for you. Komportable pa tayo dyan. Yan, okay naman. Sir Neil, Sir Will. Okay naman, maluwag pa. Maluwag, ano?
Bagong-bago. Umaabot yung aircon, malamig naman, ano? Amoy bago. Amoy bago pa. Amoy, yun nga yung binibili dun eh. Amoy bago eh. Diba? Yung texture neto, diba? Halatang 8,000 pa lang yung tinatakbo kasi parang hindi pa na... Gas-gas. Nagagas-gas. Oh, yung manibela. Brakes, tapos kung swabe yung engine, kung may naririnig ka, ba? Ako parang wala ko na, naka-off yung engine kasi ganun katahimik tong kotse nito. Oh, bintana, oh. Check natin, mababa ba yan? Mababa. Kabila. Mababa din. Oh, ito, oh. Yan, oh. Oh, oh, very nice, very nice. Mga headlight din. Oh, oh. Yun. Makakakuha ka ng mga ganito na wala nang kailangan ipaayos. Papahugasan mo lang siguro. Tapos, mukha na siyang brand new. Mm-hmm. Tapos meron din yung mga tipong pa-project-in na syempre mas mura yung ganon. Gagastos mo na lang ng konti. Magsama ka ng mekaniko para ma-estimate mo kung magkano yung aabutin. Tapos ayun, pwede mo nang gamitin. Kaya kung gusto mo, benta mo para kumita ka. Ganon lang. Tama po ba? Tama po. Oh. Ano guys, diretso na natin sa Baguio to. Dahil nakikita ko na, mas confident na ako na mag-bid doon sa sasakyan na yun. Paano ba nag-work tong bid na to, sir? Meron kaming starting price, sir. Okay. So yun, submit na lang sila yung desired amount nila for that specific unit na hindi bababa dun sa aming minimum bid price. Dalawang magkaibang presyo siya. Isang bid now, yun yung isang araw lang na bidding period. Oo. So bali yung bid now, meron siyang one day na bidding period tapos cash payment lang siya. Aha. So yun, paunahan na lang kayo. Ang date, ang oras kasi nun, 9 a.m. to 5 p.m. lang siya. May so, nakaset na date. May nakaset yes. na date and may nakaset na time. So one day lang siya, then after that day, the following day, ina-announce na namin yung winners. Tapos yung isa, yung regular bidding, mas mababa yung pressure niya sa bid now, pero doon, pwede kang mag-loan. Okay. So si bid now kasi is a one-time cash payment, and then one day bidding. So ito yung mauunang buksan. Well, for the regular bid, dito papasok yung BPI financing and pwede rin naman cash. Pero mas una lang malalaman kung sino ang winner sa bid now. So kung may natira na unit na walang nag-offer for the bid now, doon namin makikita kay regular bid. Ano yung mga tips para manalo sa bidding? So alimbawa, may nakita akong kotse doon. Alimbawa, yung Honda Jazz na RS, parang napusuan ko. Actually sir, ang tip lang talaga is taas lang talaga yung bidding. Yun. Yung kaya ng damdamin ninyo, the higher, the better. Na cash, yun nga lang. Kasi depende kung gano'ng kadami yung kalaban nyo na magbibid. Yes. Tapos hindi mo malalaman yung bid ng kalaban mo, di ba? Hindi. Hindi mo sila ma-outbid. Sealed bidding siya. Malalaman lang yung winner kapag opening na ng bids mismo. Oo. Opening ng bid. Mga kailan yung opening ng bid? Pag bid now, kunwari ang start ng bid now kasi usually is on a Tuesday. Then Wednesday yung results. Doon namin sinasabi yung results ng bid now. Sa regular bidding naman, depende sa schedule pero karaniwan Monday the following week. So, ayun. Eto sir, ang tinitignan natin dito Toyota Innova 2.8e V-fab. Okay, diesel siya. Automatic siya. Ayun oh, malamig aircon. Oh, the ultimate Filipino family car that will last through the ages. 7-seater po siya. Ayan. Huwag niyo lang paupuin yung mga biyena niyo sa likod, mabubuisit sila sa inyo. Kasi medyo maliit lang yung legroom. Pero dito sila para like a boss. Oh, kita niyo, laki ng space oh. Laki headroom, komportable. Tapos ang cockpit. Oh, Innova. Baka makalimutan mong Innova yung binibili mo. Tapos, eto tip no. Malalaman nyo sa radio station na huling binuksan kung anong klaseng tao ang nag-drive nito. O yan, oh. RJ100. Oh, may pagkatito yung nagmay-ari nito. Okay, check nyo na lang ang buenamano.ph para sa bidding price na itong kotseng to. Ayun, ako. Eto yung Buenamano Best Buy Auto. Sikat na to. Paano pagkatingin ko sa website, tapos may nag-offer sa akin na, oh, sa akin muna bayaran, ganyan. Nako, hindi po pwedeng ganun. Basta, kailangan lang nila tumawag sa mga numbers na nakalagay doon. So, kami lang talaga yung authorized representative na talagang kailangan nilang kausapin for the specific unit kung gusto nilang bumili. So, huwag tayong maniwala sa mga
nakikipagkilala na personal ni BPI, nagchat-chat sa kanila via Facebook, yun. Nagpapabayad via GCash, lahat po ng transaction natin is over the counter and subject to management approval. Yun. Dapat lahat ng transaction, yes. Ang kausap nyo talaga is sa BPI, sa office yes. namin mismo. Yung payment kasi hindi kami nagbibigay ng instructions na itatransfer nyo siya yes. or online na payment, ganyan. Lahat ng instructions lang gagaling sa head office dapat. Tama. So from time to time may tao naman na mag-assist sa mga gustong tumingin ng mga sasakyan dito. Yun. Huwag yung mga ano, mga pag-alagala lang dito. Baka ano, mga bumibili din yung katulad nyo. Di pwede mag-reserve. Ha? No reservation fee. No reservation fee. O yun ha, pag siningil kayo ng reservation fee, sila nga, ino-offeran ko ng reservation fee, ayaw nila eh. Kaya, lagi nyong bantayan yung kanilang website. Abangers dapat kayo, di ba? Muli, Sir Neil, Sir Will, paki-invite silang i-check out ang mga kotse dito sa Buena Mano Auto Best Buy. Yan, paki-invite sila dito. Hello, this is Neil Love, your sales officer ng Metro Manila. So, lagi lang kayo mag-check sa aming website, buenamano.ph for good and good repossessed cars. Mm-hmm. So, meron kami nationwide. So, click lang sila sa website namin. Yun. So, yan. Aside from sa website namin, pwede nyo rin kami makita sa Manila Bulletin. Minsan naglalabas din kami sa Jaryo. Tapos meron din kaming Viber channel pala. So you can join our Viber channel. Search nyo lang yung Buena Mano sa Viber. Then may blue check mark naman yun. So verified account siya. Wala namang kumbaga, para ma-check nyo na yun yung legit na channel namin. Doon din nag-update din kami ng mga listahan doon. So kumbaga link yun papunta sa website namin. Yun. At syempre, mag-ingat. Huwag basta bayad ng bayad. Doon kayo sa mga authorized sales representatives ng BPI Buena Mano Auto Best Buys. Yes. Tama? Tama. JDM number 1.